Dumako naman tayo sa Apari, Cagayan, kung saan nagka-brownout sa ilang lugar at saksi live si Chino Gaston. Chino? Pia, kasalukuyang binabayo ng napaka-lakas na ihip ng hangin itong bayan ng Apari ilang oras bago tumama ang bagyong Ompong sa lalawigan ng Cagayan. Pansin natin dito mula sa ating pwesto sa tuktok ng munsipyo ng Apari ang epekto ng hangin sa mga punong kahoy at dito pa sa tabi kung saan kasalukuyang binabagsakan ng malakas na ulan itong mga kabahayan at dinig natin yung kakaibang ugong ng hangin dala nga ng napakalakas na hangin ng paparating na bagyo at kasabay nitong kakaibang ugong yung kalabog ng mga yero dito sa tuktok ng munsipyo kung saan na halos natanggal na yung ibang parte nito dahil sa lakas ng hangin. Sa huling tala, Pia ay aabot na sa 1,500 ang bilang ng mga pamilyang nagsilikas bago pa man dumating ang bagyo o tinatayang 6,000 individuals daw ang nasa mga evacuation centers ng lungsod. Wala na rin pong kuryente ang buong bayan ng Apari at isa sa pinangangambahan at binabantayan ngayon ng lokal na pamahalaan ang sinasabi ng PAGASA na nakabase dito sa Apari na tumataas daw ang level ng Cagayan River na maaring tanda ng pagpapakawala ng tubig mula sa Magat Dam o di kaya yung paparating na storm surge dala ng bagyo. Pia. Chino, kanina na-monitor ko rin yung mga report mo sa DZBB. Sabi mo, pabugso-bugso pa lang yung ulan pero parang ngayon ituloy-tuloy na yung bagsak tsaka buhos ng ulan. Tama ka dyan, Pia. No? Nabanggit nga natin yung na-observe natin ditong bagsak ng ulan. Hindi mo pa sasabing bagsak eh dahil horizontal na yung dating ng ulan dahil nga yung hangin na tumutulak sa tagiliran nito. No? Tinutulak ito patagiliran kung kaya hindi bagsak kundi pa-horizontal ang lipad ngayon ng hangin at maging ng mga napakaraming mga dahon at mga pirapiraso ng yero at ng mga kahoy mula sa mga nasisirang kabahayan dito sa bayan ng Apari. Chino, ito kasama rin natin si Mang Tani. Alamin natin sa kanya kung anong magiging epekto, no? Yung sabay-sabay na buhos na ulan, tas yung ihip ng hangin, kung gaano kataas yung alon dun sa Cagayan, ngayong lalo na pag tumama na yung mismong mata ng bagyong Ompong. Mang Tani, ano bang expectations pa natin dito sa lugar? Unang-una, Pia, doon sa lakas ng, o takas ng alon, dyan sa may bahagi na yan ng Cagayan, base doon sa Metra Weather, hanggang 10 meters o mahigit, o mga 11 meters yung taas ng alon na maranasan dyan sa may Cagayan. Pero mga kapuso, yung sinasabing storm surge, Pia, yan naman ay pwedeng umabot ng hanggang 6 meters. Yan yung taas ng tubig na dadalin ng malakas na hangin papunta dyan sa dalampasigan. Kaya kung kaya kila Chino, siguro hindi ko ano kung meron na silang balita kung may mga lugar na ba na apektado ng storm surge dyan sa may Apari, Pia. Alright, at mukhang hanggang mamaya pa to, no, Mang Tani. So, Chino, mag-ingat kayo dyan, ha? Maraming salamat sa inyo, Chino Gaston.